Kahit pa ang mga hayop ay talagang wala ring ligtas kapag kalikasan na ang may gawa. Mapalad ang ilan kung may taong maaagapan silang tulungan para i-rescue. Pero kung wala, ay maaaring matapos ang buhay nila nang hindi inaasahan. Tulad ng mga nasa video na ito na hindi pinalad sa kanilang kapalaran. Talagang masasabing napakadelikado ng mga buhay at alligator para sa mga tao o maging sa mga hayop. Lalo na at sila ay tinatawag na apex predator. Pero alam mo ba na kahit na kinatatakutan sila ng marami, ay kinatatakutan naman nila ang kalikasan tulad nito. Nadiskubre ng mga tao mula sa Brazil ang dose-dose ng mga alligator na wala ng buhay. Ito ay dahilan ng tagtuyot ng kalupaan na naiga ang mga sapa kung saan sila ay naninirahan. Pinilit ng mga alligator na humanap ng tubig, pero napadpad sila sa putikan. Kaya naman hindi nila kinaya ang init dahil walang tubig na pinaglulubluban nila. At dito ay hindi pinalad ang ilan. Namatay ang marami sa kanila. Pero agad namang nagtulong-tulong ang ilang rescuer para isalba ang iba pang nakasurvive. Dinala nila ito sa pinakamalapit na ilog para dito ay muling manirahan. Maswerte sila na nailigtas sila ng mga tao. Maganda ang mga flamingo at talaga namang kinagigiliwan din sila ng mga tao dahil sa maganda nilang hitsura at kanilang talento sa pagsayaw, lalo na at sabay-sabay. Pero alam mo ba na kung minsan ay wala rin silang ligtas sa kalikasan. Pag baby pa ang mga flamingo, ay hindi agad sila makakalipad, kaya mas ginugugol nila ang kanilang oras sa tubig para humanap ng makakain. Pero ito rin minsan ang nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Dahil kapag pabagal-bagal silang lumakad sa tubig ng dagat, ay maninigas ito sa kanilang paa na parang asin. At dahil dito, mahihirapan silang lumakad, maiiwan tuloy sila ng mga kasamahan nila. Eh paano na lamang kung matsyempuhan pa sila ng mga predator? Pero hindi lamang ang mga flamingo. Dahil noong 2019 sa Greece, marami ang iba't ibang uri ng ibon ang natrap. Biglaan itong nangyari habang sila ay busy at humahanap ng kanilang makakain sa lawa na halos tirahan na nila. Nang dahil sa pagbago ng klima dito, ay nagyelo ang tubig na istak ang ibang ibon tulad ng heron, swan, pelikan at iba pang uri ng mga hayop na nasa tubig noong oras na yon. Ayon sa mga rescuer, gabi ito nangyari kaya hindi nagawang makaligtas ng iba at hindi sila naging alerto. Kaya naman kung hindi ito natagpuan ng mga tao at nai-rescue, ay walang mabubuhay sa kanila. Maaring nagtataka ka kung totoo nga ba ito. Makikitang halos kalansay na ang baka. Ang baka ay namatay dahil sa pagkagutom at pagkauhaw nito. Lalo na at ito ay sa bansang mainit mangyayari, tulad ng Africa. Marami sa mga alagang baka ng mga tao dito ay tinatamaan ng malnutrisyon. Tulad noong 2016, halos lahat ng livestock nila ay naubos na dahil sa gutom. Sanhi ito ng tagtuyot na wala ang mga damo na dapat ay main food source nila. Kaya habang tumatagal, nawawalan sila ng pagkain. Kayang tumagal ng mga baka sa loob ng 2 linggo kahit wala silang nakakaing damo. Kaya lang pag humigit pa dito, mag-iiba na ang pakaramdam nila. Babagsak na ang immune system nila at manghihina na ito. At dito ay maaaring magkaganito nga ang kanilang kalagayan. Hindi bali sana kung ang mga baka ay omnivore o kahit pa carnivore, dahil may chance pa sana sila na makasurvive. Marahil narinig mo na rin ang Rat King, kung saan ay magbubuhol-buhol ang mga buntot ng mga daga. Ayon sa teori ng marami, baka daw dahil ito sa lamig ng panahon, magdidikit-dikit sila upang mabuo ang init sa paligid. At dito, dahil malikot ang kanilang buntot, ay magkakabuhol-buhol na ito nang hindi sinasadya. Pero alam mo ba na hindi lamang mga daga ang nagkakaganito?
dahil maging ang mga squirrel din. Ito ay nadiskubre noong 2013 sa Canada. 6 na squirrel ang nagkabuhol-buhulang buntot tulad din ng mga daga. Sinasabi nila na ganito rin ang dahilan. May ilang natatanggal din naman ng kusa at may ilan ding hindi. Kaya lang masama rin para sa kanila ang hindi agad ito matanggal. Dahil kapag naaktuhan sila ng ilang predator tulad ng bobcat, coyote o ng mountain lion, ay talaga namang wala silang magagawa. Kaya maswerte rin sila kung maililigtas ng mga tao. Ang mga bee hummingbird ay ang pinakamaliit na ibon sa mundo. Pumibigat lamang sila ng 1.6 grams o katumbas lamang ng isang bubuyog. Sa liit nga ng mga hummingbird na ito, ay napakaliit din ang kanilang itlog na para itong itlog ng butiki. Pero kung gaano sila kagiliw-giliw, ay ito naman ang pagdurusa nila. Dahil sa sobrang bilis ng panunaw ng mga hummingbird, kinakailangan nilang kumain ng kumain ng nectar kada 2 oras. Dahil kung hindi nila ito magagawa, maaari ding manghina ang katawan nila. At dito ay baka hindi sila makasurvive. Pero hindi lamang yan, dahil problema din nila ang pagpatak ng ulan. Dahil sa bawat patak ng ulan ay parang pinapatakan sila ng mabigat na bagay. Maaari din silang ma-injury sa kalagayan nilang ito. Para sa mga tortoise, baliwala din ang kanilang matigas na shell. Bukod sa sobrang bagal na nilang kumilos, ay kawawa din sila sa mga agila. Dahil may ilang pangyayari na kung saan ay ginagawa na rin silang pagkain ng mga ito. Wala na rin nga naman silang magagawa kapag tinarget na sila ng agila. Dahil hindi nila ito kayang labanan, dinadagit ito ng agila at dadalhin sa mataas na parte. At dito, para makain nila ang tortoise, ibabagsak nila ito sa batuhang bahagi para madurog ang shell. Kaya wala silang kawala sa pangyayaring ito sa buhay nila. Kung tatakbo man sila, ay mabagal pa rin naman. At kung lalaban naman sila, hindi rin naman sila mananalo. Marahil ay nakikita mo na rin sa mga video na kung saan ay maraming balyena ang napapadpad sa mga pampang ng dagat at hindi na ito makaalis dahil ito sa paninirahan nila sa dagat na hindi na katulad ng dati. Ayon sa pag-aaral, nawawala ang komunikasyon nila dahil sa ingay sa karagatan, dulot ng maraming activities ng mga tao tulad ng mga barko na punong-puno ng ingay. At dito, nang dahil sa malalakas din na tunog ng mga barko, ay minsan nawawala ang ilang balyena sa landas na kanilang dapat pupuntahan. Nalilito sila, napapadpad tuloy sila sa pampang. Kaya hindi rin talaga basta-basta ang kalikasan. Kaya nitong tumapos ng buhay ng ilan at walang maaaring makapigil dito na kahit na sino man. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, nagustuhan mo ba ang mga video nito? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan na yan.